Halo. Anyway, aku kelas si Abner, kuliah aku. Hembatan kepo, hembatan peruto. Hap, kalimutan sabihin. Mega-mega, shout out sa inyo lahat. Po si Kuya Abu at magbablog po ng isang nilutong lumpiang Shanghai. At nagluto po ako ng lumpiang Shanghai. So makita mo ako, ayan. Nagluto po ako ng lumpiang Shanghai. Ay hindi, hindi pala nagluto. Gumawa ko ng lumpiang Shanghai. Ngayon, titignan natin kung masarap. Pero sabi ni Kakao, masarap daw. Okay. Mamaya magluluto tayo. At papakita ko sa inyo kung paano ko ginawa ang lumpiang Shanghai. Mag-aalis muna ako ng jacket. Dahil galing ako sa labas. Sobrang lamig. At sumbero pa tayo. Porma porns, sabi ni Kakao. Sa lamig pa. Anyway, magandang umaga sa Pilipinas, tanghali sa ibang bansa, at magandang gabi sa magandang hapon dito sa Toronto, Canada. At eto po ako na naman, hindi ko alam kung ano iba vlog, at ano-ano na lang, ano content. So, may mga pag-LS, walang time, may makalabas, mga pag-vlog, dahil lockdown. So, anyway, may short vlog ako pero matan, about the lumpiang Shanghai. Bibili ka dito, baka mahal, tapos prosent pa, yun nga, sabi ko kanina sa video ko, prosent pa, tapos hindi mo alam kung kailang ginawa, yun nga ganun. So gumagawa na lang ako, hindi nyo ba alam, sarap ako magluto, sabi nila, ewan ko. Paano yung sasabi din ito? Siguro yung nakakatikim lang. Pag nakaharap ako, sabi nila masarap. Pero pag wala na ako, hindi masarap. Anyway, hintay nyo lang yung video ko. At hanggang dito na lang. Mega-mega loud sound sa inyo lahat. Eto na naman po si Kuya Yabo. Na nagsasabi sa inyo ng God bless to all, to everyone. And shout out sa inyo lahat. Hanggang dito na lang at tignan nyo na kung anong ginawa kong lumpiang Shanghai. What's up? Good morning to everyone and good afternoon here in Toronto. Marami po salamat sa inyo. Ano ba yun? Anyway, ako po yung magluluto na gagawa ng lumpiang Shanghai. Kasi very common na to, di ba? Kaya lang, ito kasi dito sa Canada kasi pag order ka bibili ka frozen nasa box, hindi pa alam kung kailan ginawa yun, anong manufacture. So inaral ko siya, so gumawa ako ng sarili kong version. Ito, hindi ko na pinakita sa inyo yung mga ingredient ko. Gumamit ako ng toyo, gumamit ako ng erang pipinis brother ko, pero meron siyang nagkuhan, ito press po yung ano, bubong paminta. Tapos i-grind mo na lang, gaganyanin mo na lang. Tapos may garlic powder ako, nilipat ko na lang po na lalagyan. Ito may garlic powder po ako. Meron ako onion powder. Meron ako low sodium. Low sodium na ako ang po to, low sodium na toyo. Ayan, low sodium po ginagamit natin. Tapos naglagay din po ako ng chicken broth. Gumamit po ako ng Himalayan salt. Yan po, naitimpla ko na po siya. Yan po, yan na po siya ngayon. Ayan. So nilagyan ko siya ng 4 na itlog. 4 egg. Nilagyan ko rin po siya ng ito yung nakikita nyo na yan na ano yan, may carrots po siya, saka nilagyan ko siya pa ng bell pepper.
So ngayon minimix ko na siya. Wala po akong gloves, hindi po ako nag-gloves dahil naguhugas naman ako ng kamay sa pagkain po namin ito, hindi po pagkain ng iba. So, minimix ko na siya. Tapos mamaya, iluluto ko siya ng ano, magluluto ko para malaman ko kung sakto na yung timpla niya. Kasi nakita ko kay WhatsApp, mega love shot pala kay Lola Kusina, napagaling niya. So marami akong nakukuha tip sa mga pinagluluto niya. At talaga ako kasi mother ko nagluluto na dati. Magaling magluto nanay ko sa piyestahan, sa kasalan. Ngayon, hindi pa siya kung hindi. Pero chef siya. Siguro sa kanya ako nahasa. Hindi ko kinakamay. Bala kong kamayin pero meron kaming gloves dito. Ako, huwag na. Kasi paghahawak ako, alisin ko na naman yung gloves. May kukunin ako. So, eto na po. Na-mix ko na po siya. Ayan po. Mabango po siya. Mabango at mabango siya. Mamaya. Pagka imamarinate natin ng 1 hour o 2 hours. Tapos, titikman natin kung tama na yung alat niya. Kung tama na lahat. Yung texture ng mga ingredients na nilagay natin. Yan. Yan na po. At yan ang finished product. Mamaya, yaano na ni ibabal na yan. Ayan po at ngayon dito lockdown dahil nga po sa COVID, so wala kami mapuntahan, so kaya bahay vlog. Ngayon namalengke kanina, bumili kami ng rice. Ayan po yung rice, papakita po sa inyo. Ayan po yung rice. Ayan. Tinakpan ko para hindi makita. Tapos ngayon, magluluto ako ng kare-kare. Ito po, yung kagaya ito, yung tubig na ito. May filter po yan. Ginamitan ng filter. Ginagamit namin yan sa sa pagluluto. Ayan. Yung ginagamit namin sa pagluluto yan para po hindi na po hindi na ma ayan, babalik ko na itong mga ginamit. Ayan, dyan po nakalagay yung mga ayan, daming ingredient ano, kala mo talagang chef ano. So ngayon naka-organize po yan pero hindi kami gumagamit ng puro Himalayan salt yung ginagamit namin. Ayan. Yung mga palaging ginagamit, dito nakalagay. Diyan. Ayan. Ayan yung kwad. So, huwag natin mga ayan. Ngayon, nagpapakulo ako ng magkakari-kari ako. Alam nyo ba, nagluluto akong kari-kari. Dito kasi, popular dito. Oxtail. Tapos, yun. Pero ako, mas gusto ko yung buntot ng baboy. Tapos lalagyan ko na lang ng laman. Kasi mas malasa yun eh. At yun ang ginagawa kong kari-kari. Ngayon, mamaya magluluto kong kari-kari. Ewan ko, sabi nila daw, masarap. Hindi rin ako tumitikin pag nagluluto ko. Yan na siya, ayan yung mga buntot. Nakukuluan ko. So, nagpapakulo ako ngayon dyan. Kanina nagluto si Kapab ng ng pork chop. Pinirito. So, ngayon, yun ang dito. Ang routine namin, hindi kami makalabas dahil nga may restriction na gano'n kami. Dito na lang kami nagbablog sa bahay. Tapos, pag may time konti, nagbablog din minsan sa labas.
pag ihatid ko sa iyo, wala restriction yun kasi sa trabaho. Pero pag Sabado at Linggo, sa bahay lang, yan, maglilinis uli. Ayan yung mga gadget. May mga nakaplay, ayan. I-play natin, nakaplay po yan, mga nakaplay. May mga nakaplay dyan. Tapos, may bubuin pa akong isang ano, may dalawa pa akong laptop na bubuin. Tapos, i-assemble ko to. Ayan po, ayan yung, ayan. Ayan yung monitor. Tapos, ito yung CPU niya. Hindi ko pa na-assemble. So, ayan. Ayan po, at hindi kami makapag-vlog. Ayan, mga sapatos, andyan. Mga damit yung dami. Pwede pamigay. Pamimigay ko lang sana sa Pilipinas. Hindi naman lahat. Kalahati lang. Ayan po, at hindi makapag-vlog na maayos. Vlog-vlog lang dito sa bahay. Ayan, ayan yun. Hindi pa kami nakaayos mabuti. Kita niyan. Siguro napapansin nyo, marami kami alak, pero hindi ako umiinom. Papainom ko lahat siya kay Red Horse. At kay Logs. Pag nakita kami niyan, bibigay ko sa kanya. Kasi kay Logs, driver siya eh. Nakita ko mabait na tao. At mega shoutout siya kay Logs. Hopefully, mapanood mo to. At ngayon, tapos na ako sa aking ginawang lumpiang Shanghai. Mamaya iluluto na siya ni Kapabo. Hindi natin alam kung kulang sa tamik, kulang sa alat, or tama na siya. Hopefully, siguro. Sabi nila, masarap daw. Ewan ko. Pero hindi ko pa, man, sa paglasa ko, masarap din. Luto yata ko yun. Agawa ko yata yon. Anyway, yan. Diba, napakita ko na sa inyo. May mga halaman kami sa bahay. Ayan. Ayan ang itsura sa labas. Tingnan nyo. Ayan, makulimlim. Pero malamig. Ayan po. Ayan, may mga halaman kami. Ayan. Ayan po. At ngayon, yun lang ko na ba. Gagawin ko lang ng 10 minutes to. Huwag kayo mabuboring ha. Sa panonood. Dahil makakasanayan nyo na yung kwan, ganyan na pagbablog. Pero may mga bago to pagkatapos kasi malamig ngayon eh. Halos limited lang yung ano mo, yung pagbablog mo sa labas. Tapos kung pa lockdown pa. Kaya hopefully this coming summer at magpipising adventure kami dalawa. At lahat ng fishing ground pupunta namin yun. Para makita nyo kung gaano kalalaki yung salmon, yung sea bass. Sa mga ko lang, mga freshwater pero malalaki, mga talagang nasa 10 kilos or 8 kilos na ano, na mga salmon. Kasi ang salmon dito, may season na kung kailan mo ulihin kasi may season na nangingiklod sila, hindi mo sila pwedeng ulihin. Ang pagpipising dito ay summer pero meron yung kwan, meron category kung ano isda lang ulihin. Kasi pag peak season nila, hindi mo sila pwedeng ulihin, hindi mo sila pwedeng kawilin o fishing dahil nga bawal. Alam niyo naman dito sa Canada, maraming bawal. Hindi ka gaya sa Pilipinas kung ano nahuli mo. At dito may size, hindi ka pwedeng huli ng ganun. Yari ka sa pulis kung taka fishing dito, may lisensya, bibigyan ka ng lisensya. Ano ka ng lisensya? Hindi ka pwede mag-fishing pag wala kang lisensya. Yun lang ang ano dito, yun ang kaibahan dito. Di sa kapag di ka gaya sa atin, pagka magpipising ka, okay lang, makahuli ka ng ganun, nakikita ko nga. Dito hindi pwede yung bawal yun. Kailangan 10 inches ano? 10 inches yung ano, ang haba ng ano, nung huli mo isda. Pag walang 10 inches, papakawalan mo.
hindi na allow dito. Anyway, maraming salamat po sa inyo. At huwag kalimutan na mag-subscribe sa akin. At don't forget to ring the bell para ma-notify kayo kung susunod kong vlog. At mega shoutout sa inyo lahat. Isa-isay ko pa. Mega shoutout sa iyo, Coverts. Mega shoutout sa iyo, kapatid. Ganun din sa mga kila Miss Flawless, kay Tispo, kay Sis M, kay Love Brother Armin. Mega shoutout sa inyo at kila Grace, kila Tinay. Mega shoutout sa inyo lahat. So, hanggang dito na lang at hopefully at magustuhan nyo itong vlog na to, pero kayo magalala, magbablog tayo ng mga magagandang vlog summer. Kasi ngayon, limit lang eh dahil winter time. Okay po, at maraming salamat sa inyo lahat at God bless to all, at sana magustuhan nyo to kahit kwento-kwento lang, pinyo-pinyan lang, kita lang to. Okay na. Siguro magiging maayos din ang lahat. After that COVID, siguro makakita na tayo ng magagandang vlog. Makikita nyo na yung magagandang adventure in Canada. Anyway, thanks again and again to somebody that's watching my channel. And don't forget to subscribe and ring all the bell. See you again. Bye-bye. Bing! Anyway, ako pala si Abner, Kuya Abu. Ang batang kapo, ang batang Toronto. Up! Nakalimutan sabihin. Whoop! Mega lot. Shout out sa inyong lahat. Ito po si Kuya Abu. At magbablog po ng isang nilutong lumpiang Shanghai. At nagluto po ako ng lumpiang Shanghai. Makita mo ako, ayan. Nagluto po ako ng lumpiang Shanghai. Ay, hindi pala nagluto. Gumawa ako ng lumpiang Shanghai. Ngayon, titignan natin kung masarap. Pero sabi ni Kapabu, masarap daw. Okay. Kumaya, magluto tayo. At papakita ko sa inyo kung paano kong ginawa ang lumpiang Shanghai. Mag-aalis muna ako ng jacket dahil galing ako sa labas. Sobrang lamig. At sombrero pa tayo. Forma porns, sabi ni Kapabog. Salamin pa. Anyway, magandang umaga sa Pilipinas, tanghali sa ibang bansa, at magandang gabi sa magandang hapon dito sa Toronto, Canada. At eto po ako na naman, hindi ko alam kung ano iba vlog, ano-ano na lang, anong content. So, hindi makapag-LS, walang time, hindi makalabas, makapag-vlog, dahil lockdown. So, anyway, may short vlog ako, pero about the lumpiang Shanghai. Bibili ka dito, pakamahal. Tapos percent pa, yun nga, sabi ko kanina doon sa video ko, percent pa, tapos hindi mo alam kung kailan ginawa, yun nga, ganun. So gumagawa na lang ako, hindi nyo ba alam, sarap ako magluto, sabi nila. Ewan ko, parang nagsasabi din ito, siguro yung nakakatikim lang, pag nakaharap ako, sabi nila masarap. Pero pag wala na ako, hindi masarap. Anyway, okay, hintay nyo na lang yung video ko. At hanggang dito na lang. Mega lots out sa inyong lahat. Eto na naman po si Kuya Yabo na nagsasabi sa inyo ng God bless to all, to everyone. And shout out sa inyong lahat. Hanggang dito na lang. At tignan nyo na kung ano yung ginawa kong lumpiang Shanghai. Yep! What's up? Good morning to everyone and good afternoon here in Toronto.
Maraming po salamat sa inyo. Ano ba yun? Anyway, ako po yung magluluto na gagawa ng lumpiang Shanghai. Kasi very common na to, di ba? Kaya lang, ito kasi dito sa Canada, kasi pag order ka, bibili ka, frozen, nasa box. Hindi pa alam kung kailan ginawa yun, anong manufacture. So, inaral ko siya. So, ngayon, gumawa ko ng sarili kong version. Ito, hindi ko na pinakita sa inyo yung mga ingredient ko. Gumamit ako ng toyo. Gumamit ako ng... Ayan ang pipinis product ko. Pero may... Meron siyang... Ito, press po yung ano, bubong paminta. Tapos, gagrind mo na lang. Gaganyanin mo na lang. Tapos, may garlic powder ako. Nilipat ko na lang po nalalagyan. Ito, may garlic powder po ako. Meron akong onion powder. Meron akong low sodium. Low sodium na kwan po to. Low sodium na... na toyo. Ayan, low sodium po ginagamit natin. Tapos naglagay din po ako ng chicken broth. Saka gumamit po ako ng Himalayan salt. Yan po. Naitimpla ko na po siya. Yan na po siya ngayon. Ayan. So, nilagyan ko siya ng 4 na itlog. 4 egg. Nilagyan ko rin po siya ng... Ito yung... Nakikita nyo na yan na... Ano yan? May carrots po siya. Saka nilagyan ko siya pa ng bell pepper. So, ngayon minimix ko na siya. Wala po akong gloves, hindi po ako nag-gloves dahil naguhugas naman ako ng kamay. Tapos pagkain po namin ito, hindi po pagkain ng iba. So, minimix ko na siya. Tapos mamaya, iluluto ko siya ng ano, magluluto ko para malaman ko kung sakto na yung timpla niya. Kasi nakita ko kay WhatsApp, mega love shot pala kay Lola Kusina, napagaling niya. So marami akong nakukuha ng tips sa mga pinagluluto niya. Talaga ako kasi mother ko nagluluto na dati. Magaling magluto nanay ko sa piyestahan, sa kasalan. Eh no, hindi pa siya pandi. Pero chef siya. Siguro sa kanya ako nahasa. Hindi ko kinakamay. Bala kong kamayin pero meron kaming gloves dito. Sabi ko, huwag na. Kasi pag hahawak ako, alisip ko na naman yung gloves. Kung may kukunin ako. So, eto na po. Na-mix ko na po siya. Ayan po. Mabango po siya. Mabango at mabango siya. Mamaya. Pagka imamarinate natin ng 1 hour or 2 hours tapos titikman natin kung tama na yung alat niya, kung tama na lahat yung texture ng mga ingredient na nilagay natin. Yan na po at yan ang finished product. Mamaya yan na ni ibabal ko na yan. Ayan po at ngayon dito lockdown dahil nga po sa COVID. So hindi kami, wala kami mapuntahan. So kaya bahay ano na lang. Bahay ano ba yun? bahay ano na lang kami. Vlog. Ngayon namalagi kanina, bumili kami ng rice. Yan po yung rice. Papakita po sa inyo. Yan po yung rice. Ayan. Tinakpan ko pa rin makita. Tapos ngayon, magluluto ako ng kari-kari. Ito po, yung kagaya ito, yung tubig na ito. May filter po yan. Ginamitan ng filter. Ginagamit namin yan sa sa pagluluto. Ayan. Yung ginagamit namin sa pagluluto yan.
para kuan hindi na po ano, hindi na ma eh babalik ko na itong mga ginamit. Ayan, dyan po nakalagay yung mga ano, ayan. Daming ingredient, ano. Kala mo talaga chef eh, no? So ngayon, naka-organize po yan. Pero hindi kami gumagamit ng ano, puro Himalayan salt yung ginagamit namin. Ayan. Yung mga palaging ginagamit, dito nakalagay. Dyan. Ayan. Ayan yung kwad. So, wag na natin mga ano. Ayan. Ngayon, nagpapakulo ako ng magkakari-kari ako. Alam nyo ba, nagluluto akong kari-kari. Dito kasi, popular dito. Oxtail. Tapos, yun. Pero ko, mas gusto ko yung ano, yung buntot ng baboy. Tapos lalagyan ko na lang ng laman. Kasi mas malasa yun eh. At yun ang ginagawa kong ano, kari-kari. Ngayon, mamaya magluluto akong kari-kari. Ako ko, sabi nila daw, masarap. Hindi rin ako tumitikim pag nagluluto ko. Kaya na siya, ayan, mabuntot. Pinakukuluan ko. So, nagpapakulo ako ngayon dyan. Kanina, nagluto si Kapab ng ano, ng pork chop. Pinirito. So, ngayon, yun ang ano dito. Ang routine namin, hindi kami makalabas dahil nga ano, may restriction na gano kami, na dito na lang kami nagbablog sa bahay. Tapos, pag may time konti, nagbablog din minsan sa labas. Pag ihatid ko sa iyo, wala restriction yun kasi sa trabaho. Pero pag Sabado at Linggo, sa bahay lang, yan, maglilinis uli. Ayan yung mga gadget. May mga nakaplay, ayan. Ipiplay natin, nakaplay po yan, mga nakaplay. May mga nakaplay dyan. Tapos, may bubuin pa akong isang ano, may dalawa pa akong laptop na bubuin. Tapos siya, assemble ko to. Ayan po, ayan yung, ayan. Ayan yung monitor. Tapos ito yung CPU niya. Hindi ko pa na-assemble. So, ayan. Ayan po, at hindi kami makapag-vlog. Ayan, mga sapatos, andyan. Ang madami ko, dami. Pwede pamigay. Pamimigay ko lang sana sa Pilipinas. Hindi naman lahat. Kalahati lang. Ayan po, at hindi makapag-vlog na maayos. Vlog-vlog lang dito sa bahay. Ayan. Ayan yun. Hindi pa kami nakaayos mabuti. Kita niyan. Siguro napapansin nyo, marami kami alak. Pero hindi ako umiinom. Papainom ko lahat siya kay Red Horse. At kay Kellogg's. Pag nakita kami niyan, bibigay ko sa kanya. Si Kellogg's driver siya eh. Nakita ko mabait na tao. At mega shoutout sa iyo, Kellogg's. Hopefully, mapanood mo to. At ngayon, tapos na ako sa aking ginawang ano, lumpiang Shanghai. Mamaya iluluto na siya ni Kapabo. Hindi natin alam kung kulang sa tamis, kulang sa alat, or tama na siya. Hopefully, siguro. Sabi nila, masarap daw. Ewan ko. Pero hindi ko pa, man, sa paglasa ko, masarap din. Yo, luto yata ako yun. Agawa ko yata yon. Anyway, yan. Diba, napakita ko na sa inyo. May mga alaman kami sa bahay. Ayan. Ayan ang itsura sa labas. Tingnan nyo. Ayan, makulimlim. Pero malamig. Ayan po. Ayan, may mga alaman kami. Ayan. Ayan po, at ngayon, yun lang ko naman. Gagawin ko lang ng 10 minutes to. Huwag kayo mabuboring ha, sa panonood. Dahil makakasanayan nyo na yun ang kwan, ganyan na pagbablog. Pero may mga, bago to pagkatapos, kasi malamig ngayon eh. Halos, limited lang yung ano mo, yung pagbablog mo sa labas. Tapos, kung pa, lockdown pa. Kaya,
hopefully this coming summer at magpipising adventure kami dalawa. Lahat ng fishing at lahat ng fishing ground pupunta namin yun para makita nyo kung gaano kalalaki yung salmon, yung sea bass. Sa mga ko lang, mga freshwater pero malalaki, mga talagang nasa 10 kilos or 8 kilos na ano ng mga salmon. Kasi ang salmon dito may season na kung kailan mo ulihin, kasi may season na nangingiklog sila, hindi mo sila pwedeng ulihin. Ang pagpipising dito ay summer, pero meron yung kwan, meron category kung ano isda lang ulihin. Kasi pag peak season nila, hindi mo sila pwedeng ulihin, hindi mo sila pwedeng kawilin o fishing dahil nga bawal. Alam niyo naman dito sa Canada, maraming bawal. Hindi ka gaya sa Pilipinas kung ano nahuli mo. At dito may size, hindi ka pwede mong huli ng ganun. Yari ka sa police, multa ka. Taka fishing dito, may lisensya. Bibigyan ka ng lisensya. Ano ka ng lisensya? Hindi ka pwede mag-fishing pag wala kang lisensya. Yun lang ang ano dito, yun ang kaibahan dito. Hindi ka gaya sa atin, pagka mag-fishing ka, okay lang, makahuli ka ng ganun, ganun, nakikita ko nga. Dito hindi pwede yung bawal yun. Kailangan 10 inches, ano? 10 inches yung ano, ang saba ng ano, ng huli mo isda. Pag walang 10 inches, papakawalan mo. Hindi na-allow dito. Anyway, maraming salamat po sa inyo. At huwag kalimutan na mag-subscribe sa akin. At don't forget to ring the bell para ma-notify kayo kung susunod kong vlog. At mega shoutout sa inyo lahat. Isa-isa ko pa. Mega shoutout sa iyo, Cowbirds. Mega shoutout sa iyo, kapatid. Ganun din sa mga kila Miss Flawless, kay Tisco, kay Sis M, kay Brother Ermin. Mega shoutout sa inyo, at kila Grace, kila Tinay. Mega shoutout sa inyo lahat. So, hanggang dito na lang, at hopefully at magustuhan nyo itong vlog na to, pero kayo magalala, magbablog tayo ng mga magagandang vlog summer, kasi ngayon limit lang eh dahil winter time. Okay po, at maraming salamat sa inyo lahat, at God bless to all, at sana magustuhan nyo to, kahit kwento-kwento lang, ganyan-ganyan lang, pakita lang to. Okay na. Siguro magiging maayos din ang lahat. After that COVID, siguro makakakita na tayo ng magagandang vlog. Makikita nyo na yung magagandang adventure in Canada. Anyway, thanks again and again to somebody that's watching my channel. And don't forget to subscribe and ring all the bell. See you again. Bye-bye.